Happy birthday to you. Wakamuya. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Lolo Candel, wish. Wish na to. Wish you a Merry Christmas. Lolo Candel, wish. Happy birthday, Kuya Lan Moto TV. Sana magkaroon tayong lahat ng kapayapaan. Tayong lahat. Hindi lang ako. Tayong lahat. So lang, para sa'yo. Para sa'yo, Tol. Yung para sa'yo, Tol. Para sa akin. Yun yung para sa akin. Tayong lahat. Magkaroon tayong kapayapaan. Salamat. Pare, salamat, Tol. Salamat, Lolo Candel ulit. Salamat tayong lahat. Lolo Candel ulit. Twister. Oh, blue candle ulit. Putang ina mo. Sa paraw. Wish mo, sa paraw. Ang ina mo. Blow the candle. Ito yung wish ko sa lahat. Sana magkaroon tayo lahat ng kapayapaan sa isip natin. Salamat sa... Ay, nakakawit ako! Bading, kulay pink. Happy birthday, Kailan! Patagaya ka! Marit talaga. Akala mo hindi ako iiyak. Salamat sa inyo lahat. Love you kayo lang, Moto TV. Happy birthday! Mabuhay ka hanggang gusto mo! I love you! Sana magkaroon tayo ng ano, peace of mind. Lahat tayo. Wala tayong problema. Ba't naiyak ka? Wala man tayong problema. Wala tayong problema. Lot, Kong TV. Huwag kang umiyak. Naiyak ka eh. Naiyak ka eh. Huwag kang umiyak. Umiyak ka ba? Alam ko, isa ko naiiyak ako. Ganun mo kung anong mukhang mo na. Malapit mo mag, ano, magmaster. Alam ko malungkot ang birthday. Cancel mo na yan. Dol, malungkot pa rin. Tapos na yan. Kasi malayo sa pamilya. Hindi pinadyan. Pero, and the other side. Dito ka, Tol! Pamilya pa rin ito. Oh, galit kaya ta. Ah, epic ang baka yan. Kaya naman niya lang po sa kumbaga. Kuya Lan nyo, miyak na! Masyado palang maaga. Salamat, boy. Oh, kumain ka. Bigyan mo ng ice cream, Joe. Subuhan mo. Subuhan mo. Shout out kay Brad Jojo. Shout out kay Brad Renante. Puta nga. Latras. Yo, kapatid. Good morning po sa inyo lahat. It's me, Kuya Lan Moto TV, ang inyong kuyang mekaniko. Okay, kapatid, meron tayo ditong na lost thread na papakita ko sa inyo. Okay, this is sabi ko sa inyo, kapatid, na lost thread yung isang tornilyo niya, no? Yung cover ng ating filter. Tayo natin higpitan. Ayan. Paikot-ikot lang yan, kapatid, no?
Ngayon, ito kapatid yung pinaka best shot natin dito. Meron tayo ditong hand tap. Ayan. Iragagawin na natin tong rap read, no? Pero sa mga walang hand tap diyan, tuturuan ko kayo kung paano mag-retread nang hindi gumagamit ng hand tap, no? Yung original na hand tap, gagawa tayo ng sarili nating hand tap. Pero kapatid, ah, kung makakatulong sa iyo ang video ito, baka pwede naman pahinga ako na isang subscribe at pakipindot na rin yung notification bell. Iwanan mo na rin kapatid ng comment at saka like. Salamat. Okay, mga ngailangan lang tayo kapatid ng isang tornilyo, no? Kung anong thread ang ilalagay mo. So pwede ito hanggang drain plug. Pwede niyong gawin ito hanggang drain plug sa mga cover ng mga tapit cover ng mga XRM, mga TMX155. Basta kapatid, kung anong gagamitin yung bolt na ipapalit ninyo, yun ang re-remedyohan natin. Yun ang gagawa natin, i-DIY natin. So ang unang proseso, kailangan natin ng gato. Kapatid, kailangan talaga ng gato dahil kung kakamay-gamay nyo lang to, mahirap, no? Pagkatapos, namangailangan tayo ng cutting disc para sa paglalagay natin ng cut. Second process kapatid, kailangan lang nating bawasan ng konti, no? Ika-cut lang natin yan. Cut lang talaga, wala nang iba. Cut lang, cut, kabilaan. Ganun lang kapatid. Parang ganito. Okay kapatid, so kinat na natin ito. Yan, no? Kinat na natin. Pagkatapos, yung pagkat natin, medyo niliko lang natin, no? Nag-degree lang tayo ng konti para medyo lumapad lang dito ng konti at kumain pa papunta doon yung cut natin para medyo may talim ito. So pwede nyo rin itong tanggalin kasi ang higpit nito ay pa ganyan. Ngayon, pwede nyo itong tanggalin kapatid at ito lang ang ititira ninyo yung kabilang ito. So, mga mekaniko, alam ko, gets na nila yan. Tapos, palamigin muna natin ng konti. Okay, ito na yung finished product natin kapatid, no? Kung mapansin nyo, kinat lang natin siya. Yan, yan yung kanyang dulo. Pwede na natin itong gamitin pang hand tap. Oh, para masubukan natin, itry natin. Okay kapatid, ito yung na-lost thread, no? Iyan yung i-retread natin gamit itong bolt na DIY natin. Yan. Napakadali lang gawin yan kapatid, kayang-kaya mo yan. Kapag pumasok na yung dulo, eh maswerte ka na. Kapag hindi, medyo pukpukin mo ng konti para pumasok, no? Kunti lang ha, hindi malakas. Kasi yung mga ganitong thread kapatid, hindi mo kailangan pwersahin ng hand tap. Dahil ito ay malambot lang, especially sa mga na-lost thread na. No, malambot lang yan. Pwede ito sa mga TMX155, sa mga na-lost thread na tapit cover, no? Actually, ginagawa rin namin ito kapatid sa mga rocker arm na na-lost thread, yung tornilyo ng rocker arm, ng mga TMX, Rusi. So, ginagawa rin namin ito kapatid kapag wala kaming hand tap, no? O gaya nito. Swak na swak na. Ito matigas na, no? So, huwag nyo naman pwersahin masyado kasi baka bumitaw dito sa likod. Baka masira yung likod. So, okay na ito. Ganun lang kapatid, no? Pagkatapos, ibubolt mo na, kukubera mo na, at pwede na ulit ipang sabak sa gera. Okay, after mo kapatid na ma-retread yan, kailangan mapalabas mo yung mga ribaba na nandyan. Yung pinagtanggalan natin ng thread, yung bagong thread.
Ngayon kapatid, pwede mo itong hanginan, no, kung may panghangin ka, compressor. Pero kung wala kapatid, eh, pwede kang kumuha ng kaunting gasolina, ilagay mo sa sito, sa basyo na sito, at butasan ng konti, pwede mo isprayan yan. But make sure kapatid na ito ay tinanggal mo, tapos lalagyan mo siya ng pamunas para hindi pumasok yung ribaba doon sa loob. Pero gamit natin ay air duster, hindi na natin yan tatanggalin at hindi na natin lalagyan pamunas dahil ang air duster naman ay medyo malakas at puro palabas lang ang buga niyan. Okay, okay, gamit na natin ano, yung o-ring kapatid ha. Huwag niyong kakalimutan, minsan kasi nalalaglag yan kapag tinatanggal natin, baka may kabit nyo na hindi nyo na-check, eh, tatagas yan. So, yung bolt kapatid, make sure na medyo, yung haba niya ay sakto lang doon sa dating haba, no? Kung humaba man ng konti, eh, putulan nyo na lang, kasi ito medyo pinutulan ko to dahil sobrang haba nito, no? So sa mga gustong gumawa ng ganitong klase ng DIY kapatid, huwag nyo lang masyadong pepersahin dahil kapag pinersa ninyo kasi yan, eh, nababasag po yan. Ano? Alalay lang kapatid, hindi mo kailangang pwersahin ng gusto kasi baka masira. Baka imbis na do it yourself, eh, destroy it yours. No? Mahirap yun. Okay. Sana may natutunan ka kapatid, no? At maraming salamat. Pasensya na kayo kung hindi tayo gaanong nakapag-upload ng video gawa ng umaga pa lang, eh, sobrang dami na pumapasok dito sa shop ni Brad Marco, no? God bless po sa inyo lahat. Huwag niyo po kalimutan ni subscribe yung channel ni Kuya. At kapatid, no, paki-follow na rin tayo sa ating FB page, yung Kuya Lan Moto TV, no? Unti-unti na nating pagalawin 'yan. Okay? Maraming salamat po. God bless po sa lahat. Ingat po kayo.